At so, welcome sa channel ko. Nga po ulit si Aldrin Peña ng Dre Media Production. At today, ang gagawin natin ay mag-upgrade tayo ng hard disk. So, yung hard disk, ito yung pinaka-storage ng computer natin or laptop. So, ang storage ng laptop na to, guys, ay 320 gig lang siya. So, kailangan lang natin siyang gawing 1 terabyte. So, sa ganung paraan, mas mapapataas natin yung performance din ng computer natin. Mas marami tayong malalagay. So, siguro wala nang iba pag-uusapan. Simulan na natin. Let's go! So, syempre, ang una-una natin gagawin, mga master, ay alisin muna natin yung cover. Hanapin natin syempre yung hard disk kung saan siya nakalagay. So, una nating alisin itong battery. So, depende sa inyo kung ano yung una yung alisin. At depende rin sa laptop yan kung paano siya i-disassemble. So, sa part na to, feeling ko nasa loob siya, kailangan nating baklasin tong cover na to. At so yun na nga mga back, buti na lang hindi natin siya tuluyan na nabuksan. Meron kasi ako na-discover, nung pagkaalis ko nito, dito sa my side, nandito pala yung hard disk niya. So, mas mapapadali yung trabaho natin yan kapag ganyan. Pero, yung pag-disassemble, ano lang to, kumbaga pinapakita ko lang, hindi lahat ng laptop, pare-pareho sila. So, kayo na yung bahalang mag-research dun sa assemble, disassemble ng model ng laptop ninyo. Pero sa part na to, sa laptop na to, nandito lang siya sa gilid, so hihilahin lang natin siya ng ganun. Ayan. Eto na siya. Mapapansin nyo, meron lang siyang 320 na storage. So, ang ipapalit natin sa kanya ay ang 1TB na Seagate. Eto. Seagate, baka naman. Ayan, Seagate 1TB. So, nabili ko siya sa online. Siyempre, kailangan lang natin siyang i-review kung gumagana. So, ito yung tsura niya. Ayan. Ito yung tsura niya. Kung gusto nyo bumili nito, ilagay ko na lang dito sa link. So yung mga bab, ganito lang. Ilalagay lang natin siya ng ganyan. Tapos, i-insert na. At syempre, ilalagay na natin yung lock niya. So, sa part na to, napalitan na natin siya ng hard disk. Pero, meron pa tayong next step dyan, mga master. Kailangan muna natin siyang lagyan ng OS. Kasi hindi din gagana to kung wala siyang operating system. Inuulit ko mga master, napakamura ng laptop na to. Worth 17,000. 17,000 lang. Sobrang taas na ng specs niya. Kung naghahabol kayo sa texture ng laptop, doon kayo sa texture. Pero kapag naghahabol kayo sa performance at sa bilis ng computer, mas ano, talagang affordable talaga yung price. Lalo na sa mga engineers kasi kahit yung AutoCAD gumagana dito. Try na natin siyang i-reformat dahil nga meron na tayong hard disk na nalagay. So, first step, kailangan meron tayong bootable na flash drive. Ayan, ganito. Kailangan nyo yan para ma-reformat natin to. Ayusin ko lang mga master. So, kailangan lang natin siyang isaksak dito sa side. Press the power button and hold lang natin to na mabilis. Then, set tayo ng... Siyempre, kailangan natin pumili ng temporary startup device. So, click yung F12, Control S, yung USB HDD para sa boot. At tintayin lang natin siyang matapos. So, inuulit ko kanina, 320 GB lang yung storage niya. Ngayon, nagawa natin siya ng 1TB. So, siguro mga master, skip ko muna yung pagre-reformat nito. Meron akong separate na tutorial nito na same lang din nung sa brand niya. So, i-click nyo na lang tong sa description o kaya may lalabas dito sa taas para malaman nyo paano i-reformat. So, siguro pakita ko na lang sa inyo yung pinaka-output niya pagkatapos nito. So, kita-kita tayo. So, yun nga mga master at natapos na tayo at na-reformat na din natin to. So, inuulit ko para makita nyo paano yung process nito. Click nyo lang dito sa taas, may lalabas dyan. At kung paano gumawa ng bootable flash drive, lalagay ko na lang din dito sa description. So, punta tayo dito sa my file at i-check natin kung this PC. At ayun, mapansin nyo, meron na siyang 930. Hindi ko sure kung nakikita nyo. So, kung mapapansin nyo dito mga master, meron na siyang 930 na total GB. So, hindi talaga nagsasakto yan sa 1TB. So, talagang 930 GB lang yan. Kinoconvert lang nila yan ng 1TB kasi syempre for marketing. At meron na lang siyang 911 dahil nga nag-install tayo ng Windows operating system na Windows 10 nga. So siguro hanggang dito na lang muna yung tutorial na to mga master. Sana may natutunan kayo kahit papaano.
kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. So kung may mga katanungan pa kayo regarding sa mga ganitong bagay sa computer natin, huwag nyo lang kalimutan i-message Andre Media Production at tutulungan nila kayo. So hanggang dito na lang muna to mga master, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe and share this video.